Vasily Airport. Huwag kang mag-alala. I have a contingency plan. Haplutin natin si Pater. Yes. Nathan si Pater sumuko kapag nalaman niya. Hawak na natin ang lalaki niya. Sumuti sa akin. Lia, ano bang nangyayari dyan, Lia? Hinahabol ako ng mga tao na Albert. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Hindi ko alam kung utos na ba ito ni Clarice. So baka nakita nila yung device sa pinlata natin. Nakatakas naman ako, pero pupuntahan nila si Mateo. Kailangan ko gagamitin niya siya para mapasuko ako. Bads, kailangan kong bumalik doon. Pabalik na ako ng bridal shop, okay? Nandun si Clarice kasama ni Mateo. Huwag ka na bumalik, Lia! Huwag ka na bumalik! At hindi mo pwede. Hindi ko siya pwede pabayaan doon. Please, Lia! Huwag ka na bumalik! Hello. Lia, sa ngalan ng nanay mo, tumakas ka na. Makinig ka sa akin. Mateo! Mateo, kailangan kong tumakas dito. Kukunin ka nila para mapasuko ako. Ano? Hinahabulin na ako. Sige na, umalis ka na. Tinutuloy ng banta nila. Yan na. Aalis tayo. Tara! Saan tayo pupunta? May handa akong lugar para sa atin. May handa para saan? Alam kong mangyayari to, Lia. Oras na umatras ako sa kasal. Alam kong tutuloy na yung patang pakulong ka. Sir, wala na talaga sila eh. Damn it! Clarice! Mateo broke off the engagement! Hiniwalayan niya ako! Sabi mo hindi mangyayari yun. Pabalikin mo siya dahil kung hindi, aatras kami sa merger. Was the deal. Remember? Clarice. Bakit nakapag-alas si Mateo? Dahil si Lia pa rin ang mahal niya. Si Lia ang gusto niya sa tabi niya. Wala na siyang pakialam kung ano pang isipin natin. He is going after her. Kaya pareho lang tayo, Lucas. Pareho tayong tanan. Munang gagamitin ang cellphone mo pagkatapos nito, Lia. Baka sinimulan na nilang i-trace yan. Iwanan mo kahit nasaan, pero wag mong i-off. Para malinlang mo sila, Albert. You have to find a safe place na pagtataguan. May alam na doon ang pagtataguan si Mateo eh. Good. Pero huwag niyong sasabihin kahit na kanino ang pupuntahan niyo. Kito. Naniniwala si Mateo na pinoprotektahan niya ako kay Clarice. Pero hindi ko sa kanya masabi ng totoo na kaya ako sumama sa kanya dito para protektahan siya. Hayaan mo nang maniwala siya doon, Lia. Mas konti siyang nalalaman tungkol sa totoong nangyayari, mas mabuti't mas ligtas para sa kanya. Tito, paano kayo? Paano kayo nila Nanay Tabs? Kasi baka kayo naman pagbalingan ng galit ni Mama Lucina. Alam, Tito, pwede naman na siguraduhin ko muna ligtas si Mateo, tapos babalik ako dyan eh. Wag, Lia, wag. It's not safe. Siguradong ang buong sandatahan ni Lucila ay pakakalat niya para hanapin ka. Kaya na namin dito. Siguraduhin mo na muna ang iyong sarili. Sige na. Baka nakikinig na sila sa atin.
Huwag mo kong kontakin ng tatlong araw. Mag-ingat ka, anak. Kito kayo rin, eh. I-off mo muna yung cell mo. Kasi baka matrace pa tayo ni Clarice kapag kinalat niya. Saan ba yung lugar na sinasabi mo? Sa May Quezon. Dun sa kaibigan ng kapatid ni Dara. Yeah. May mga kailangan ako sabihin sa'yo. Kaya ang pakiusap ko lang, sana pakinggan mo muna ako. Teo! Kailangan na natin umalis. Hindi ka na dapat napunta dito, Abraham. Hindi natin alam kung itadamay ka rin masin sa nangyayaring ito. Kaya nga mas lalong dapat akong naririto. Hindi ako tatakbo na parang kriminal. Nandito na ang punong bantay. Magsisimula na tayo. Napag-alaman namin ngayong araw na to ang isang kataksilang ginawa laban sa akin. Nakita ko ito. Inilagay ito sa loob ng aking opisina para makakalap ng mga impormasyon sa mga usapang nangyayari doon. Si Lia Ortega ang nangahas gawin ito. Na mag-espiya laban sa akin. Gusto niyang manggulo at sirain ang katahimikang tinatamasa na natin. Ipinapakita na niya ang katraidurang nananalaytay sa kanyang dugo. Pero hindi siya magwawagi. Dahil buong puwersa ng ating mga sundalong pakakawalan ko para mahanap at madakip na siya. Kailan kakalas ng kasalang Mateong yon? It took him long enough. What? Clarice, bakit ko ba nilagay ang clause na yon sa kontrata? Para mas magalit si Mateo. Itulak siya na hindi na ituloy yung deal na ito. You bitch! You dare? Oo. I dare!